Ngayon, yung pagkakasala ng ilan sa mga Kristiyano ay isisisi namin sa lahat ng mga Kristiyano, o kaya ang mas worse pa doon ay isisi namin sa Kristiyanismo yung pagkakamali ng ilan sa inyong mga kakristiyanuhan. Yun ba ay makatarungan o hindi? Bias yun, di ba bro? Di ba hindi yun makatarungan? Siyempre, kasi yung pagkakamali ng isa, hindi naman yung pagkakamali ng lahat, hindi po ba sister, di ba? Ate, yung pagkakamali ng ilan sa mga Kristiyano ay hindi pagkakamali ng lahat ng kakristiyanuhan. Hindi yun. Ang sabi ni Allah sa Quran, sa banal na Quran, wala taziru wa ziratu wizra ukhra. At hindi magiging kasalanan na makasalanan ang kasalanan ng iba. Ibig sabihin, ang kasalanan ni Pedro ay hindi magiging kasalanan ni Juan. At ang kasalanan ni Juan ay hindi magiging kasalanan ni Pedro. Hindi po ba? Ang point na gusto kong iparating sa inyo, kasi kaming mga Muslim, malaki yung tampo namin sa karamihan, marami sa aming mga kababayan. Bakit? Ha? Kasi kapag mayroong nakagagawa ng krimen mula sa aming panig, at hindi namin yan i-deny sapagkat aminado kami na hindi lahat ng Muslim ay maalam sa Quran. Gaya ninyo, hindi lahat ng Kristiyano ay maalam sa Biblia. Di ba? At hindi lahat ng Muslim ay kanilang naisa sa buhay ng sapat wasto na pagsasabuhay ang lahat ng katuruan ng Islam. Meron dyan na mga pasaway, nagngangalang mga Muslim o kaya tinatawag nilang Muslim ang kanilang mga sarili, subalit sumusuway sila sa ilan sa mga kautusan o kaya batas ni Allah. Katulad din po sa inyo, hindi po ba? Ha? Kristiyano ang tawag ninyo sa inyong mga sarili, subalit yung iba sa inyo ay nakakasuway sa totoong turo ng Kristiyanismo. Hindi po ba? So ito po yung tampo namin. Ito po yung tampo namin sa napakarami namin mga kababayan. Ha? Tingnan niyo po, ha? Kapag mayroong isang Muslim na o kaya isang tao na kanyang sinasabi na siya Muslim na nakakagawa ng krimen, nakakagawa ng hindi mabuti, ha? Ay agad isisisi sa lahat ng kamusliman. Yan po yung nakakalungkot. Hindi po ba? Nakakalungkot yan. Isa lang ang nagkamali, kasalanan ng lahat sa pananaw ng napakarami namin mga kababayan. Yan ay malaki po naming tampo yan. Kamakailan, di ba? Aware po ba kayo na mayroong bombing nangyari sa MSU? Lugar po yan ng mga Muslim sa Marawi City. Alam niyo po ba kung gaano kami naging apektado doon? Kasi marami mula sa mga kababayan namin, mga Kristiyano, na isinisisi sa lahat ng kamusliman yung nangyaring krimen na yun. Which is, napakalayo yun sa totoong katuruan ng Islam. Sabi nga ni brother kanina, Brother Rashid, na ang totoong Muslim, siya ay sumusunod, tumatalima, nagpapasailalim sa kautusan, kagustuhan ng Diyos. Hindi kagustuhan ng Diyos ang mamahamak ng tao. Hindi kagustuhan at utos, hindi kailanman yan magiging utos ng Diyos ang magpalaganap ng krimen o kaya terorismo, radikalismo, anumang karahasan sa ibabaw ng kalupaan. In fact, sa Islam lang natin makikita ang pinakamalaking pagbabawal sa anumang karahasan sa ibabaw ng lupa. At hindi natin yan makikita, yung ganyang pagbabawal. Sa Islam, ayon sa Quran, sa chapter 5, verse 32, sabi ni Allah, annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fakaannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakaannama ahya an-nasa jami'a. Ayon sa malapit-lapit nitong kahulugan, sabi ni Allah, sino man ika ang kumitil, pumatay ng inosenteng buhay, walang kasalanan, ay para na rin niyang kinitil ang buhay ng buong sangkatauhan. Tingnan niyo po kung gaano kalaking kasalanan ng pagkitil, pagpatay ng inosenteng buhay ayon sa turo ng Islam. Isang buhay lang na inosente ang kitilin mo, para mo na rin kinitil, pinatay ang buong sangkatauhan. Ganyan po kalalim yung pagbabawal ng Islam sa anumang radikalismo, anumang terorismo, anumang karahasan sa ibabaw ng kalupaan. Sinasabi nila na ang mga Muslim daw ay mga suicide bomber.
Di ba? Naririnig nyo yan. So, tingnan natin kung totoo ba na ito ay nasa turo ng Islam. Basahin natin ulit. Sabi ni Allah kanina, yung binanggit natin, sino man ang kumitil ng inusinting buhay ay para na rin niyang kinitil ang buhay ng buong siyang katauhan. Ilang inusinting buhay ang mamamatay, maaaring mamatay sa suicide bombing. So therefore mga kababayan, never at never magiging katuruan ng Islam ang ganitong mga karahasan sa ibabaw ng kalupaan. So bakit nangyayari ang ganito? Siyempre, mayroong taong sumusunod at mayroong taong sumusuway. Sumusuway sila sa totoong turo ng Diyos. Sumusuway sila sa totoong katuruan ng Islam. At hindi po namin yan tinutolerate ng mga Muslim. Amin pong ipinagbabawal sa abot na makakaya namin ang lahat ng anumang karahasan na lumalaganap sa kalupaan. Sa abot ng aming makakaya ay aming pinagbabawalan at tinuturuan ang mga tao sa katotohanan sa pagsunod sa Diyos. Subalit, sadyang hindi natin control ang puso ng mga tao sapagkat ang may control niyan ay ang Diyos na tagapaglikha. Ito po ay napakagandang tingnan na kayo mismo ay sa amin mismo nakikinig na mga lehitimong nakapag-aral sa Islam, naglaan ng oras sa pag-aaral sa Islam na may sapat na insya'Allah, mayroong sapat na kaalamang maaaring maibahagi sa inyo hinggil sa Islam. Gaya ng nasabi natin, ang napaka makatarungan ay kung ano ang hindi mo alam, itanong mo sa mga maaalam. Sabi nga ni Allah sa Quran, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'alamun. Mang Arabic word po ito na Quran, salita ng Diyos, salita ni Allah. Sabi niya, inyong itanong sa mga nakakaalam kung hindi ninyo nalalaman. Ang hindi ninyo nalalaman ay itanong ninyo sa mga nakakaalam. So, maraming salamat at kayo ay naging makatarungan sa pagsasaliksik ninyo ng kaalaman hinggil po sa Islam sapagkat napakarami mga tao ang pinag-aaralan nga nila yung Islam pero hindi makatotohanan, hindi makatarungan. Saan sila nag-aaral? Sa social media. Nag-aaral sila sa media, sa diaryo, sa mga sabi-sabi ng mga tao, sa mga Marisol, sa mga Marites, na mga chismis lang, di ba? So, hindi yun makatarungan. Ang makatarungan ay ang pag-aralan mo mismo ang Islam, doon mismo sa totoong katuruan nito, meron kami mga aklat at meron kami mga maaalam sa Islam na totoong pinag-aralan ang Islam na pwede ninyong tanungin. Katulad namin, amin din pong pinag-aaralan ang pananampalataya na meron kayo. So, hindi naman po yun nakakabawas sa aming pagiging Muslim. In fact, yun po ay karagdagang kaalaman, karagdagang idea para sa amin na kung saan ay hindi kami magiging bias sa pagsasalita hinggil sa inyong mga paniniwala, pananampalatay sapagkat doon po namin kinuha mismo sa inyong mga kasulatan na inyong pinagkukuhaan ng gabay o kaya katuruan. So, ganun din po ang hingi namin sa inyo, kaya request namin o kaya ang aming pag-iimbita sa inyo na aralin niyo po ang totoong Islam sa totoong turo nito. Mula sa mga totoong mga ngaral, mula sa mga tunay na katuruan nito. Huwag niyo pong ibase sa pagkakamali ng ilan sa amin. Kasi hindi po yun makatarungan. Ikaw bro, halimbawa lang, hindi ka pa nakatikim ng mangga. Mayroong dalawang mangga na pagpipilian mo. Yung isa ay napakagandang tingnan, napakaganda yung kanyang kulay, yelong-yelo, tapos titingnan mo ay talagang hinog na hinog. Yung isa naman ay bulok, bulok yung isa. Saan yung titikman mo doon? Yung bulok, di ba? Diri, siyempre diri na. Ano, maupay, di ba? Yung hinog, yelong-yelo, yung hinog, di ba? Bakit? Kasi kung yun ang iyong titikman, anong sasabihin mo pagkatapos mo matikman yung hinog na yelo na mangga? Marasa, di ba? Wow, sarap. Di ba yun ang sasabihin mo? Oh, sarap, totoo nga na masarap yung mangga. Oo, correct ka dyan, masarap yung mangga. Pero kung ang titikman mo yung bulok, anong sasabihin mo? Diri, maupay ang mangga. Na, sinungaling sila. Sabi nyo na maupay ang mangga, marasa ang mangga. Diri man lagi. Di ba?
So, sino yung may mali? Ikaw, yung mangga, o yung nagsabi na masarap ang mangga? No, ako. Ikaw yung mali, di ba? Bakit? Bakit? Kasi mali ang pamamaraan mo kung papaano mo tinikman yung mangga. Kung papaano mo kinumpirma yung naririnig mo sa mula sa mga tao na masarap ang mangga. Naunawaan mo. So, ganun din po, sinasabi po namin mga Muslim na ang totoong relihiyon ay ang Islam. Maupay ang Islam. Totoo ang Islam. Ngayon, paano ka maniniwala, bro? Mayroong nagsasabing siya ay Muslim. Subalit, diri maupay ang iyang mga binuhatan. Hindi maganda yung kanyang mga ginagawa. Mamamatay tao, rapist, magnanakaw, sinungaling. Hindi maganda yung kanyang pakikitungo sa kapwa. Tapos yung isa ay nagsasabuhay sa totoong Islam. Hindi mamamatay tao, siya ay maganda yung pakikitungo sa tao, mapagbigay, palasamba. Saan yung mas paniniwalaan mo doon? Yung palasamba. Kasi kung yun ang titingnan mo, makikita mo doon ang Islam. Samantala, kung ang titingnan mo, pagbabasihan mo ay yung hindi palasamba, yung masama yung kanyang pag-uugali, yung masamang tao, hindi maganda yung kanyang pagkikitungo sa tao, mamamatay tao, talahubog, ano pa mang mga bisyo na meron siya. So kung yun ang pagbabasihan mo sa Islam, hindi mo makikita ang tunay at totoong turo ng Islam. Ang sasabihin mo ay, sinungaling ang mga Muslim. Sinungaling sila Ustad. Sinungaling sila Pahad. Sinungaling sila Abu Zena. Sinungaling sila Salahuddin. Hindi man maganda yung nakita ko. So, sino yung may mali? Ikaw, kami, o ang Islam? Ang mali, ganun din po yung ganun din po yun. Ang mali doon ay kung ang nagkumpirma ay mali yung kanyang kaparaanan. Kung ang tiningnan niya, ginawa niyang basihan ay yung mali na ginagawa ng ilan sa mga tao. Hindi po ba? Kasi hindi po yun turo ng Islam. Yung mga kamalian na ginagawa ng mga tao, sabi ko nga kanina, marami sa amin mga hanay ang sumusway din sa ilan sa mga katuruan ng Islam. So para makita mo na makatotohanan itong sinasabi namin sa inyo, ang tingnan niyo po ay ang mga totoong Muslim na nagsasabuhay sa totoong diwa ng pagiging Muslim. Siya ay makadiyos. Siya ay makakalikasan. Siya ay makatao. Hindi siya palaaway. Siya ay makatarungan. Maganda yung pagigitungo niya sa kanyang kapwa-tao, mapamusliman o mapakristyano. Makatarungan ang kanyang pagigitungo sapagkat iyan ang totoong diwa ng pagiging Muslim. So maraming pong salamat mga kababayan sa inyong pagiginig. Dalangin po namin kay Allah na buksan niya ang inyong mga puso. Na ipakita niya sa inyo ang totoong liwanag ng Islam, ang totoong katotohanan. Ha? Ito po ay paghihikayat din namin sa inyo na try po, itry niyo lang po na tawagin ang Diyos. O Panginoon, o Diyos, ikaw na naglikha sa aming lahat. Kung sino ka man na Diyos na naglikha ng lahat, at karapat dapat sambahin. Kung totoo man, makatotohanan man ang sinabi ng mga Muslim na yon, o Diyos na tagapaglikha, gabayan mo ako tungo sa pagtanggap sa katotohanan na sinasabi ng mga Muslim na yon. Wala pong kabawasan sa inyo, promise. Wala pong mawawala sa inyo. Ito try nyo lang na humingi sa kanya kahit hindi nyo napangalanan. O Panginoon, o aking Diyos, sino ka man na karapat dapat sambahin kung totoo man ang sinabi ng mga Muslim na yon, gabayan mo ako tungo sa mga sinabi nila. Pwede ba yan, bro? Ate, pwede ba yan? Wala pong mawawala sa inyo, hindi po yun kabawasan. Okay? So maraming pong salamat at hanggang dito na lang.